Nasusuko ako, Catalano expresses disappointment after Vong Navarro allowed to post bail. Ang British-Filipino host model na si Catalano ay nagpahayag ng matinding panaguy pagkaraan ng balitaang ang TV host na si Vong Navarro ay papayagang makapagpiansa na nagkakahalaga ng 1 milyong piso para sa pansamantalang kalayaan mula sa Taguig City Jail. Matatanda ang noong 2014, sinabi ni Alano na ginahasa siya ng isang sikat na celebrity na umano'y nagdroga sa kanya at naglunsad ng mga smear campaign para sirain ang kanyang career. Hindi kailanman tahasang pinangalanan ni Alano ang pangalan ng kanyang rapist, ngunit sinabi niya na ang celebrity na gumahasa sa kanya ay may pangalan na Rhymes with Rome. Sa isang serye ng mga tweet, ipinahayag ni Alano ang kanyang pagkabigo at pagkadismaya sa mga pangyayari, muli na hindi binanggit ang pangalan ng kanyang sinasabing rapist. I feel sick. This is so wrong. It's all wrong. Bahala na kayo Pilipinas. You deserve what you asked for. Sana hindi mangyari sa inyo ta. It's a nightmare that keeps going. Evil wins, Alano tweeted. I can't stop crying. I feel broken and defeated. Ayaw ko na talaga. Sa unang bahagi ng taong ito, si Navarro ay binigyan ng warrant of arrest dahil sa mga gawaing kahalayan at panggagahasa, nagpost siya ng piyansa para sa una, ngunit dahil ang huli ay isang non-bailable offense, isinuko ng TV host ang kanyang sarili sa National Bureau of Investigation. Ang kampo ni Denise Cornejo, na naghain ng mga warrant of arrest, ay nangatuwira na dapat ikulong si Navarro sa Taguig City Jail. Naging formal ito hanggang sa pinayagan ng mga dokumento ng korte si Navarro na makapagpiansa para sa pansamantalang kalayaan. Kung titingnan sa liwanag ng lahat ng nabanggit, at ang pagkuha ng ebidensya na ipinakita sa mga pagdinig ng piyansa sa kabuuan, ang hukuman na ito ay hindi kumbinsido sa puntong ito, na mayroong isang malaking pagpapalagay na humahantong sa hinuha ng pagkakasala ng akusado, sabi ng korte. Dapat bigyang diin, gayunpaman, na ang pagbibigay ng piyansa ay hindi pumipigil sa korte, bilang tagasuri ng mga katotohanan, mula sa paggawa ng pangwakas na pagtatasa ng ebidensya pagkatapos ng buong paglilitis sa mga merito, dagdag nito. Maliban dito, hinihintay din ni Navarro ang desisyon ng Taguig Regional Trial Court 69 na tungkol sa kanyang kasong panggagahasa.